What's up, boys? So ngayon, boys, ay magbibuild na tayo ng ating bagong PC. Napakatagal ko nang iniintay itong plano na to, boy. At ngayon, matutupad na natin. Nandito na yung mga ating parts. Nandito na yung mga kailangan natin. Ang kailangan na lang natin ngayon ay kasipagan. Kasi medyo matagal-tagal mag-build. Hindi lang kasi basta-basta build eh. Diba? Gagawa, di ba, ibibuild mo na. Pagkatapos nun, hindi ka pa rin tapos dun. Kasi pag nabuild mo na ito lahat, eh meron ka pang gagawin sa kanya, meron ka pang mga i-install para makapagano mo na yung mismong PC mo. So yung mga napili kong parts dito, eh talagang dream spec. Pinangarap ko talaga yung spec na to. Baka may magsabi, Lerner, bakit ganyan yung pinili mong parts 360 lang? Bakit ganyan ang baban? What the hell? So itong mga parts na nakita nyo, so ayan na nga yung mga parts na pinili ko dito. Eh dream parts ko talaga to. Yung mga spec na to, dream ko talaga yung mga, ayan nga yung spec nga. So yung video card na gamit natin ngayon ay RTX na, boy, RTX 360. At baka bigla na lang may magsabi niyan, bakit ayun pa yung binili mo? Bakit hindi mo binili yung ganito? Bakit hindi mo binili yung gantong parts? Stop. Basta ayun, yung parts na to at yung forma nito eh pasok lang sa aking budget. Hindi ko na tinasan ng sobra pa kasi pag tinasan ko yun talagang wala nang matitira sa atin. Kaya RTX 360 tapos yung Ryzen, yung processor natin ay Ryzen 5 third gen. So tara na, ipapakilala ko muna sa inyo yung mga binili natin parts. So kung wala kayong idea kung ano tong isang to, yung parang pan na to, pero pan naman talaga siya. Isa tong liquid cooling, ito yung magpapalamig mismo sa ating processor. So bago pala ako magpatuloy, boy, eh gusto ko lang pasalamatan yung T-Force sa pag-sponsor ng RAM. Saka na itong SSD, sa kanila galing tong SSD at RAM. At na-appreciate ko yun dahil napakalupit na itong RAM na to, talagang babagay sa ating build. Kasi yung build natin ngayon ay black and white. Tapos gumamit na rin ako ng formula mod, yung mismong mod ng mga wire, ganun, para hindi siya magulong tingnan, malinis tingnan. So sa case naman, ang gamit ko ay Lian Li O11 Mini. So ganyan ang itsura niya. Maliit lang siya, micro ATX yata yung mga tawag sa gantong size ng case. At ang cute niya, napakaliit niya, parang naka-lowered eh. So eto na nga, boy! Ibibuild na natin itong mga parts na to, yung mga, ayan, mga parts na yan. Ibibuild na natin yan. And 3, 2, 1, let's go! Pa! So kapag mag-i-install kayo ng processor nyo sa inyong motherboard, eh hanapin nyo lang yung triangle dito sa inyong processor. Itong parang gold na to. Yan, parang tuldok. Tapos hanapin nyo naman yung triangle dito mismo sa gilid ng inyong processor. So bali parang, so kapag mag-i-install kayo ng inyong processor dito sa inyong motherboard, eh kailangan nyo lang hanapin tong parang dot na to. Itong triangle na gold na yan, nasa dulo ng processor. Tapos tatapat nyo lang mismo dito sa triangle na to, yung nasa kanto mismo ng saksakan ng inyong processor. Tapos hindi nyo na kailangan tapos hindi nyo na kailangan bigyan ng force, yung hindi nyo na kailangan didiinan na ganun. Kusang papasok yan, ilalaglag nyo lang. So ayun lang yung tip ko. Baka kasi pag nag-build kayo tapos bigla-biglain nyo eh, baka mapaano yung parts nyo. So ibababa na natin siya ngayon. So pangalawa naman natin gagawin, eh install na natin tong ating mismong RAM dito sa bandang to. So sa pag-i-install naman na itong RAM, eh kailangan nyo lang itapat tong parang guhit na to, itong butas sa gitna ng inyong RAM. Ayan, isasakto nyo lang dito sa parang mga line na to. Bubuksan nyo lang yung magkabilaan na lock para pumasok ang inyong RAM. Yan, tapos apply na lang kayo ng force para pumasok siya. So nalagay na natin yung RAM, processor, ngayon naman lalagay natin yung mismong SSD dito. Thank you.
So siguro mga 2 hours na lang eh matatapos na natin yung ating dream PC, gaming PC build. What? So makikita nyo eh medyo naayos na natin yung ating wirings, nakabit na natin yung dito sa cable ng CPU, tapos nakabit na natin yung cable ng 24 pin. So ang kailangan na lang natin ngayon eh kakabit na natin yung sa video card. At pagkatapos natin ikabit yung sa video card, eh ilalagay na natin yung mga fan. At ayun na, i-open na natin siya at i-testing natin kung gumagana ba to. Mamaya may mga sira dito sa mga parts na to eh. Tapos ibabalik ko pa. Talagang na-stress yung boy pag ganun. So tara, kabit na natin yung ating video card. Kamit na nating video card ay triple fan na siya. At hindi ko alam, baka sumobra dito yan, banda dito, nakapaw, pero kakasya naman yan. What? Ang ano lang pala niya, ano? Oh, ito yung kamay ko. Halos isang dangkal ko lang. Kala ko yung mga video card na tatlo pan, eh sobrang ano talaga, laki. Kala ko nga nung una, baka sabi ko, baka umano dito. Mga hanggang dito siguro. Sabi ko pa nung una, baka sobrang haba, umabot siya banda dito. Ang sagwanting na nun pag ganun, sobrang haba. So, ganito naman pala yung itsura niya, halos isang dangkal ko lang. Yan, hanggang dito lang siguro yan. Ayan, so, kabit na natin. Let's go, para makabit na natin yung mga fan at mapagana na yung PC na to. Wow! So ayan, 90% done na tayo dito sa ating project. At kung makikita nyo, na-install na natin yung ating video card. May mga fan na. Tapos may fan na din to dito sa liquid cooling. Yung problema na lang natin ngayon ay yung dito sa likod. Wow! Parang ano eh, beto ka ng manok eh. Napakadaming wire oh. So gagawin ko ito, timelapse na lang natin tong pag-ayos natin ng wire. So after 5 hours ng pagbibuild natin boy, eh eto na, natapos na natin yung ating dream gaming PC. Kompletong-kompleto na siya boy. At pipindutin na lang natin. So yung gagawin ko muna ngayon, eh bago natin to i-open tong gaming PC natin, eh magliliquid muna ako kasi kung makikita nyo, talaga napakakalat talaga boy. Ayan o. Oh, diba? Wow! Sobrang kalat. Puro plastic, yan, puro box, puro kalat. Pero worth it naman boy, worth it yung pagbibig natin dito, nakakatuwa talaga. So umpisa na natin yung paglilikpit dito, let's go! So here we go boy! And then Windows, ma-setup na natin siya. Yung pinaka-problema ko na lang ngayon dito sa PC natin eh, wala siyang fan. I mean yung fan niya, walang ilaw. Dapat may ilaw-ilaw yun eh. Gumagana lang siya. Palaban, peke ako sa klolo dyan. Turuan niyo ako, hindi ko na alam yung gagawin dito. Na-stress na ako. Kaninang maga pa ako nagbibuild dito sa PC na to. Tapos pagka-on ko, and gumana naman siya. Kaso ang problema ko ngayon eh, yung ilaw nga. Hindi ko alam kung saan siya banday sa asap-sak eh. Meron pang mga wire na naiwan dun. Hindi ko alam kung saan sa motherboard na siya. Basta yun, hindi ko alam kung saan banda siya sasaksak. Gugula na ako pati sa pagsalita ako. Yan, kukuha na tayo ng mouse para ma-setup na natin tong Windows natin. Ayan, ayan. I accept the license terms. Check. So finally, napagana na natin yung ating bagong gaming PC. At makikita nyo kayo na umiilaw na siya. Nakaraan kasi, binuksan ko to. Gumana lang siya, pero wala siyang ilaw. Yun pala, kailangan ko palang i-connect yung mga wiring niya pa. So ginawa ko lang nun, para mapagana tong mga ilaw na to, eh, kinonect ko yung parang extra wire ng fan. Kasi yung fan na to, yung mismong wire niya ay dalawa. Ayun na, gumagana na siya at meron na tayong Windows 10 dito. Ayun na, gumana na siya ng mataimtim. Okay na, meron na siyang mga drivers. Pwede nang gamitin, pwede na tayo mag-stream sa fb.com. So kung nagustuhan niyo yung ating gaming PC, eh pwede kayo dyan mag-iwan ng like and subscribe. Baka naman, Aorus. Aorus na Aorus yung setup ko.